open yung joy, ah. Ay, actually, joy, oo. Kaso baka agawin ng e- ayun eh. Automatic. Hindi ko kasi, well, Min Sitar plus... Oh, Bayette. Okay! Classic. The Way of the Dragon. Okay! Sabi ng Echo Wolf, kalma ka lang, Kuya Wolf. Lolita. Balik Matilda. Muna natin, pero ay. Okay din. Airlines. Maganda yung Matilda. Okay din, Matilda pick. Sabi ni Oh My B, ah, tinapatan nyo kami ng show. Huli ka ngayon. No. Matilda Special, the signature hero. The more na pumapalag, mas magiging ganado din talaga yung isa't isa. And si Wise dito, kahit lumalim siya, hindi niya gaanong minamind. Pero okay. Andito pala si Yawi, tsaka nakabang din si Carl Tizzy. So maaari nga nila makuha yung first blood. And the Echo... Ang kagandahan dito, since si Sanji ay nandun malapit doon sa kill, magle-level 4 siya without having to rotate doon sa may top lane. Grabe yung ginagawang aggression ng Echo. The force agad. Kaso nga lang, si Carl wala na okay. Yung heavy spin. At aabot ata dito yung follow-up ng Blacklist International pagdating dun sa teamfight. Pero retrian na mangyayari. Cole, tusok pa rin na makakuha. Oh pero God. Ngayon nag-1v1 na sila. Naghanap sila ng pwedeng kunin. Pero andyan naman yung guiding wind para i-guide si Wise pabalik. Oh my But Echo, without turtle take, patuloy lang naaangat yung kalamangan nila. Dahil sa early death ni Wise, hindi siya ganun kakunat at kahit pa pares kayo ng level or at least one level ahead ka, if ultimate uy! Pa rin yun, di mo pwedeng babaran. Uy! Pamula kay Yawi, pero solo na-cancel kill. Siya dito. Wow! Na-cancel siya dito, pero nakuha nga ng kill off cam. Uy! Doon si Benny Cutie sa may badang ibaba. Pero si Wise naman ngayon, pilit atang papalag. Oh my Venus. Nagamit niya na yung kanyang flicker. Grabe. Pero andun pa naman yung ipe. Tapos nandun sa dulo. Nasa kanto ng real world manipulation. Kaya hindi na nakawala pa. Iba yung pinapakitang form ngayon ng mga orka. Ayaw nilang tigilan. Ayaw nilang tigilan. Sobrang bilis nakapag-ipon ng gold upang makabili. Okay. Kami naman dito maaaring ma-burst down. May flicker pa siya. Ooh. At siya ay makakatakas pa. Oh, ganun ka-confident ang kupunan ng mga orcas. Pero pamanatan ngayon si Carl Tizzy. Carl Tizzy, ikot palayo. Wala na naman siyang ikot, ha? Nanggigigil na ang Reyna. Let's see. Beautiful final slash, pero ready naman yung flicker. Oh, may Venus naman dito na abangan ng electrifying beats ni Sanford. Walang kawala sa batang makulit. At retry na naman ni Carl Tizzy. Pilit dito magbaback away yung members ng Blacklist International. UN na pilit dito mag-wakes by wakes. Pero may sipa mula kay Yawi at nakaabang na yung barrel ni Benny. And this is an Akai na isa lang yung dash na nabubuhay sa kanilang mga attempts. Kaya nga nahihirapan talaga makakuha ng kill ang Blacklist International. Dahil wala yung hold, pero na-cancel sila lahat bigla dahil lang sa heavy spin ni Carl Tizzy. Pero hindi pa rin nag-overextend basta-basta. Actually, nag-overextend nga yung Echo. Oh, pero alam nila yung kapasidad kung gaano sila katagal pwede magstay at kung kailan sila magmamamba out. Oh, it's the same story as game 1 and game number 2. It's about the attack. The best attack is your way to victory. It's about the mechanics. By the way, yung kagulo na nangyari sa may gitna na pag-push yung Echo. Sabi yung ginawa nila dito. Knock up, pero may follow-up naman si Yue dito. Prevented airstrike. But again, Carl Tizzy pa rin ang mamamayagpag pagdating dun sa retrihan. Tapos makukuha niya yung kill on twice. Naipit naman dito si The Queen sa may bandang gitna. At si Edward ay abulin pa. Oh, all dito, God. Sobrang low na. Si Sanji nakaabang pa. Benny Cutie for the final kill dito sa Echo. Pero si Edward hindi ata napapakawalan. Huwag gusto lang kumuha ng wipeout. Pero makakatakas nga ba? Edward dito, mapapaflaker pa atras. Binalikan niya si Benny Cutie. Pero ngayon, ang tanong, makakatakas pa ba? Pero hindi! Apat laban sa isa, hindi na talaga kinaya. Ang Pasay City ay unti-unti nang nagiging the highlight city. Nakon ka, Kasim Blast ngayon, hindi siya naka-tenacity. So, in a way, parang pwedeng-pwedeng siya mapapala siya blacklist. Kaso nga lang, yung spacing at yung aggression ni Sanji, tingnan mo naman! Ito yung literal mapapasubra ka naman! Wala talagang pahinga yung real world manipulation. Tapos sa ipit pa nila din si Edward. Dumulas man, pero nakaabang yung pagpitik ng gatilyo at rinig mo ang hakbang mula dito sa mga orka. Oh my, kailan ba natin makikita dito yung ube timings? Dahil sabi dito ng Echo, wawaraki namin ang ube! Ay, naku, si Yawi. Si Aul, delikado. Si Aul! Nagkamali ata siya ng binisita dito, pero hindi naman naipasa ni Yawi yung tamang angulo. Feathered airstrike, siya pa ang na-punish. Medyo napasama
ang pagpasok ng Echo doon. Mahahabol din dito si Sanji. Nag-all-in na ang Blacklist International. Forced to use the real world manipulation para lang doon sa extra shield. Sanford naman nakaabang ang call ng Echo. Palagad natin to. Dalawa ang naipit. The Queen at si Zero. Pero ngayon, unstoppable na ang bagyo. At tuloy-tuloy pa rin sila. Kabilaan ng mga gandang mga plays. Sabihin natin yung kay Aoi, wala kasi siyang flicker doon, so hindi siya maka-TikTok play. Pero yung kaguluhan na nangyari na yun, napag-go niya kay Aoi, napakomit doon si Sanji, napaganda pa rin para sa Echo. Si dahil naging sulit yung talon ni Cartesi na nakaipit ang dalawa. Hala, hindi pa tapos! Kakatapos mo lang mag-explain, Wolf, laban na agad! Nakahanap talaga sila ng gulo dahil palagi nilang ginagamit yung mga ultimates na naku-cooldown. Sanji! Edward manipulation, may iipit na naman yung tatlong miyembro ng Blacklist International. Matitakedown nila dito si Edward, pero may feathered airstrike for the clapback. Pero triple kill na ang bagyo! Mukhang signal number 5 na to! Oh my, napakabilis pa! And look at the recalls! Benny Cutie, ang bagyo ay dumediretso na papuntang base ng Blacklist International! Nakuha agad nila yung Joy. Walang pang lockdown! Okay. Napakagad na final slash mula dito kay Edward. Carl Tizzy matitakedown nila finally! Pero ngayon si Sanford naman ay napa-electrifying beats kaya sobrang bilis. Walang tinamaan sa Appraiser's Wrath pero successful ang Blacklist International sa kanilang defense. Ito yung hinahanap natin para sa Blacklist International playmaking ultimates. Edward, utilizing yung Arlott. Napakabilis ng final slash. Hindi man lang nakareact si... Oh my God. What? Wala, Wolf. Hindi ka na pinag-explain. Hindi ka na pinag-explain, Wolf. Kailangan mo na rin bilisan. Kaya bang kumapit dito ng mga agents? Kailangan nilang sumigaw na defense. 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 Yun na eh. Yun na dapat yung sigaw eh. Kasi defense is the best offense na madalas ginagawa ng Blacklist. Tama. For what? 2 years in a row? 2 to 3 years? Kaso nga lang, offense daw, sabi ni Aoi. Pasak agad mula doon kay The Queen. In si Wise naman, mapapap yung immortality. Sanford! Howl naman dito. E magsisimil kwago na talagang aabuti na sa dulo. And yung Echo ay... kukuha na naman ng isa! Match point na! The speedsters are here! Ka-chow! Sabi ng Echo. Hindi na pinagalaw ng Echo. E Benny Cutie naman ngayon ang nagpakitang gilas. Masyado na tayong tahimik about Benny Cutie. This game, solo kill doon kay Owl, winning that laning stage.